Good morning. Ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Anyway, sa pamamagitan ng vlog na ito, ay magbibigay ako ng kasagutan sa ating mga FB friends na nagtatanong at saka yung mga pumabanat no, sa ating mga post tungkol nga kay BBM, kasi yun nga yung siya kasi actually yung choice natin no, among the presidentiables. At yun nga, isang rason dahil pag bumabanat tayo dito ay koreksyon no, sumasagot tayo dito sa FBI na fact check. Kaya ganun talaga, hindi natin kontrolado yung community. No? So yung issue kasi ng nakaw, no, ito ngayong lilinawin natin. Kasi may nagsasabi nga sa atin na kung bakit daw hindi naging issue sa atin yung nakaw. Parang hindi daw tayo naniniwala. No? E kung ako yung tatanungin nyo, talagang hindi ako naniniwala na may ninakaw nga yung dating Pangulong Marcos, no, in spite of court records na sinasabi nila dyan. Kasi unang-una, no, kung titignan natin yung sinasabi nilang theft triangle, no, actually gawin natin itong apat, no, hindi lang triangle, no. Meron kasing tinatawag na tatlong elemento ng pagnanakaw. Three elements of theft na sinasabi. Gawin natin itong apat. Kasi batay sa ating pag-aaral at pananatili sa industriya ng security ng halos dalawang dekada, sa paniniwala natin apat ng itong elementong ito. Okay? So, una na elemento is yung target, no. Para makapagnakaw ka kasi kailangan meron kang target. Pangalawa, meron kang motibo o rason para magnakaw. Pangatlo, meron kang capability, no, to do that particular crime. And the last is meron kang opportunity or pagkakataon to do such, no. So para ma-establish yung nakaw, kailangan yung apat na yun. At titignan natin, no, sa i-apply natin ito sa rehimeng Marcos. Ito yung matandang Marcos yung pinag-uusapan natin. Opportunity, yes, big check yun, meron talaga siyang pagkakataon. Capability, yes din, meron. Pero kung yung motibo at rason ang pinag-uusapan, actually this is something debatable for me. Kaya hindi ako basta-basta, no, makukumbinsi ng sino man dyan. Kasi a classic example, no, of this is yung allocated funds, no, the amount of the allocated funds of the government vis-a-vis the government expenses in general, no. Particularly, no, dito pa lang tayo sa usaping infrastructures, no. Kasi kung titignan mo, mag-music tayo. Pag ikumpara mo, no, or itapat mo yung expenses ng gobyerno, no, dito pa lang sa infrastructures na ipatayo ni dating Pangulong Marcos doon sa pundo ng gobyerno nung siya ay nanunungkulan, eh, it seems parang mas marami pa, no? Parang mas marami pa yung resulta ng kanyang ginawa. Kasi pag
nag-ano ka ng infrastructures, natural naman, alam naman natin ngayon, napakaraming pagkakagastusan. Alam naman natin, napakarami yung kanyang ipinatayo, no? Maliban lang yung expenses pa ng or expenses pa ng gobyerno sa ibang bagay, no? So kung titignan mo nun, pag itatapat mo, maiisip mo na saan kumuha ngayon ng ninakaw, no? Kung meron man na nakawin, no? Yun yung ano, fact naman na hindi natin maitanggi. Kasi nakita man natin, no, napakaliit ng pundo noong panahon ni dating Pangulong Marcos pag ikumpara mo sa ngayon. But in spite of that, nakagawa siya ng napakaraming proyekto sa gobyerno na pinapakinabangan ng taong bayan hanggang ngayon. Diba? May nagsasabi nga dyan ng mga fellow vloggers, yung mga analyst na kasama na dyan, yung mga analyst na kung ikumpara nga yung regimeng Marcos to other regimes ng mga umupong presidente na super laki na yung kanilang pundo, ikumpara doon nga sa dating pundo ng dating Pangulong Marcos, wala naman silang ginawa. No, kaya nga sinasabi ng iba na mas maganda pa rin noong panahon ni Marcos. Okay, so yung number two, yung motibo, rason na mayroong pagnanakaw na nangyari, medyo pagdidibatihan natin yun. Kasi hindi nga malinaw na nangyari dahil sa ganong sitwasyon, no? At pang-apat, no, yung pinakahuli, yun nga, balikan natin yung pundo ng gobyerno na yung pundo ng gobyerno na nakalaan noong panahon ni Marcos kumpara doon sa total or accumulated amount ng kanyang ninakaw, napakalayo, no? So tama yung sinabi ng iba na paano siya magnanakaw ng ganitong amount? Wala ngang pundo ng gobyerno na nanakawin. So something na nakakaloko, no, kung iisipin mo, no? So yun lang, no, yun lang yung rason kung bakit hindi ako naniniwala na may nakawan nga na nangyari, no? Now, speaking of records, mas naniniwala pa ako na applicable itong ano, yung binanggit natin na elements. Kasi pag ikaw ay may rason, meron kang capability, meron kang opportunity na kasuhan, no, ang isang tao na wala na sa power o wala nang kamuang-muang, wala nang kalaban-laban, madali mo lang yung gawin kasi nasa iyo na lahat, no. Mas kapanipaniwala pa yon na nangyari na kinasuhan si Marcos batay sa mga imbinto, no. Yun yung mas kapanipaniwala na gawa-gawa lang yung ikinaso sa kanya, no. Anyway, yun lang naman yung rason kung yung issue ng pagnanakaw na yan wala sa akin. At ang sa paniniwala ko kasi, lahat naman tayo naranasang magnakaw. Bakit mag-issue pa ba yan? No? Ang pagkakaiba lang dyan, depende sa level kung paano tayo nagnakaw. At of course, no, ang usaping nakaw kasi, lagi kong sinasabi sa mga post ko, hindi lang naman doon sa property, sa mga cash, no, kundi ninanakaw din yung karapatan natin, yung karangalan natin, at ang pinakamahirap na nanakawin sa atin ay yung kaligayahan natin. Kaya hindi ano yan sa akin. At saka alam ko na pag makaupo yan si BBM, sigurado ako na yan yung iingatan niya sa lahat dahil pinagdaanan na ng kanyang pamilya yan. Of course, talagang ingat na ingat yan na magkakaroon siya ng issue of another nakaw. Kaya siyempre pag nag-iingat,
mayroon abstinence to corruption in his part. Nakatanim na yan sa utak niya. At siyempre, hindi niya talaga yun gagawin. No? Anyway, paniniwala ko lang yun. No? Base sa mga facts na nakikita ko. Okay? Yung other issues na binabato kay BBM na malamya, eh, sa akin kasi, meron ba namang graduate ng Scout Ranger course na malamya? Siguro, mas magandang sabihin natin sa kanya, ano siya, pasensyoso. No? At saka siyempre, sa tindi na rin ng pinagdaanan niya, talagang nasanay na siya na kasi sabi nga ni President Duterte, ang buhay ng isang politiko ay open book. Deserve niyang mabatikos at inigibin time no, ng kanyang constituents. Kaya yun yung paniniwala ko. Kaya talagang handang-handa na siya na magiging pangulo. At ulitin ko, no, among the presidential candidates, BBM is the most qualified. Kasi naging chief architect na yan ng isang probinsya, naging governor na yan. No? So, yung experience niya sa executive branch, talagang hindi na questionable. No? And even sa legislative, naging si congressman na yan at naging senador. Kaya kahit paano, no, naiintindihan niya kung paano tumakbo ang isang gobyerno. So, anyway, ano naman ito, no? Hindi na natin dapat pagtalunan kasi, no? Ano ko lang sa iba dyan, kasi meron nga kumikwestiyon sa atin, eh dito kasi meron tayong kakanya-kanyang karapatan, no? Meron tayong right to suffrage na sinasabi. Kung ayaw mo kay BBM dahil yun yung paniniwala mo, eh huwag ka nang gumawa ng issue. Kasi kung gumawa ka ng issue na hindi naman makatwiran, eh, lalo lang matatalo yung manok na ipinaglalaban mo. No? Pagalingan na lang tayo dito ng plataforma at iwasan natin yung black propaganda. No? May mga respetado tayong tao dyan na mga kilala na actually against kay BBM. Yung mga boses nga natin dati against kay BBM, no? But it doesn't mean na tayo ay maniniwala sa kanila. Hindi naman lahat ng kanilang sinasabi tumutugma doon sa kahit sabihin natin katotohanan, no? Lahat naman tayo mayroon tayong karapatan na mamili at pag-aralan kung sino yung karapat dapat, no? Anyway, I will respect their stand or position, no, for that matter, kung ayaw nila kay BBM. But again, it doesn't mean na sila ang paniniwalaan ko. No? Kasi, siyempre na profile na rin na, natin lahat, yung mga presidentiables na yan. Nagtanong-tanong na tayo. No? Kaya, sorry sa mga tropa dyan na kwan. Ang mabuti pa siguro, mag-BBM na rin kayo lahat. No, kung ayaw nyo mag-BBM, hindi ko naman kayo pinipilit. Hindi, ganun talaga. Magrespetuhan tayo ng political views. At the end of the day, magkakatropa pa rin naman tayo. Eh, walang samaan ng loob. Ganun talaga yan. At kung sino man yung manalo, di susuportahan natin. No? As long as natama ang kanyang ginagawa, susuportahan natin. Kung mali, natural, babatikusin natin at labanan natin. So, yun lang, no. Sana nasagot ko yung mga queries ng ano diyan at mga yung actually binabatikos na rin tayo eh. Pero ganun talaga. Ganun talaga ang politika, hindi to yung ano magkakaparehas ng opinion, no, at mga iba pang bagay kasi ano ito eh. Anong tawag doon? Ito yung pinaka masalimuot na kwan. Usapin, no? Politika. So, yun lang. Yun ang ating kasagutan at sana ulitin ko, nasagot ko kayo ng ano, yung mga katanungan nyo dyan. No? Nasagot ko ng maayos at sana mag-BBM na rin kayo.
At siyempre yung vice, Duterte na rin tayo kasi it seems okay naman yung programa ng Uniteam. Okay? So, isang mapagpalang araw sa lahat.